Mukbang! Mukbang! Ayan, dami namin chichirya dito, guys. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Camille's TV. And for today's video guys, ay meron akong guest. Andito sa aking right side, ang aking mami-mamihan. Siya yung mami ko nung high school kami. Yan, si Chilin May. Meron din siyang channel guys. Baka gusto niya mag-subscribe. Channel niya is... Chebraina. Chebraina daw. Ayan, tapos andito naman sa aking left. Ang aking frenemy. Hello guys, Angelica, mapanganib. Yes, mapanganib. Ayan, for today's video guys, ay meron kami gagawin. Bye! Bye! Dami namin chichirya dito guys, at uubusin namin itong lahat. Pero, meron kami mga sasagutin na kanakanyang bato ng tanong. Tapos, kami-kami lang din yung sasagot. Oh. Ano pang inaantay niyo guys? Let's get started! Arot na! Sino ang unang magtatanong? So, sige ako na. Ako na yung unang magtatanong. So, pwede naman kumain guys. So, ano bang masarap? Ang dami! Nakakain na. So, anong unang tanong? So, ayun. Baka mabulunan ako sa tanong mo. Hindi, ano lang to, about love life? About love life? Hindi naman, ano. So, yung first question. Anong question? Ano? Game over. Okay, kaya. Ano, me? 5 minutes later. Maran ka na. Pinapakaan ka ba? Parang ano to eh, parang Miss Universe. Ganun. Walang inakabahan dito. Da, hindi naman ako Miss Universe. Mukha lang. And then yung first question, bakit sa tingin nyo deserve na, yung ng isang tao yung second chance? Second chance? Ikaw muna. Sige, ako muna. Bakit deserve ng isang tao yung second chance? Para sa akin, kasi sila nga nagbigay ng second chance, di ba? Ako pa kaya na tao lang. Deserve din niya na magbago. Kaya ka nagbigay ng second chance. Pero naranasan mo na magbigay ng second chance. Dati. Uy? Takot naman. Deserve yung second chance. Kasi tao lang tayo nagkakamali. Tsaka... sa pagkakamali na nagawa natin, pwede naman tayong magbago. Di ba, Mi? Tama. Diba? Right, tama ka dyan. Pwede magbago. Ikaw, ano naman tanong mo? Anong tatanong ko? Tatanong ako. Ito yung tanong ko. Oh my God! Yan yung nasagutin namin. Tanong ko yun yung sasagutin nyo. Siyempre. Ano na yung tanong? Ganito. Para sa'yo, pag mahal mo ba ang isang tao, dapat ba ikaw ang magbago para sa kanya? O dapat siyang magbago para sa'yo? I am the one, the way you're trying to... Grabe naman. For me, thank you for that wonderful question. Hindi, para sa'kin, ano, wala naman dapat magbago sa inyo dalawa. Parang... kung mahal niyo yung isa't isa, parang supportan niyo isa't isa. Pero, alam niyo yun, hindi naman masang magbago. Kung magbabago kayo, dapat for the better. Oh! Hindi for the worst. So, para sa akin, isa sa interrelation, sa relasyon ako ngayon, hindi ko ina-advise sa partner ko na magbago siya para sa akin. Kung magbabago siya, dapat para sa sarili niya. Kasi yun yung ikaka-best niya. Diba? Kung maghiwalay man kami, diba? At least, diba? Ano, hindi ako yung dahilan na pagbabago. Ako na yung sarili. Diba, tama? Yes. Tapos, ako naman yung question ko. Okay. Ano yung ginagawa niyo kapag nasa ano kayo, broken-hearted na part ng buhay. Na-broken ka na ba? Oo, kahit Emmy lang.
Kahit Emil, no? Parang mas masakit yung mag-move on pag hindi naging kahit. Mm. Tama. Ikaw, okay. Ayun. Pagka-broken ako, first of all, i-connect mo yung sarili mo sa mga tao na alam mo na ano na naging nandyan, naging nandyan para sa'yo at saka tutulungan ka to heal. Para magano ka. Para matilom lahat ng sugat na nakaraan. Then second, lagi ako nagbabasa ng akla. So, yung pagbabasa ko kasi na aklat, syempre, pag magbabasa ka na aklat, huwag ka naman magbasa ng aklat na related sa love story kasi talagang babalik sa'yo yung ano, o babalik sa'yo yung mga nakaraan nyo. So, I suggest na magbasa ka ng mga inspirational, motivational na ano, ng mga book. Tsaka, highly recommend ko magbasa ka ng Bible. Kasi sobrang dami ng... Sobrang importante yun. Importante yun sa'yo. Tsaka, kung ever na broken ka, unang-una mong pupunta is si Lord talaga. So, ayun lang. Magbasa ka. Tsaka, ang i-reconnect mo lang yung sarili mo sa mga, ano, sa mga kaibigan mo. Ikaw naman. So, ako naman. Hirap naman ang talong mo. Paano nga ba mag-move on ng isang... Wala naman nag-iwa, eh, bilang. Ah! Para sa akin, mahirap mag-move on, syempre, hindi naging tabay mo. Pero yun nga, unang ginagawa ko pag lumumove on ako is umiyak. Nakulong na ako sa kwarto, tapos kung umiyak, iyak ulit ako. Pwede. Okay lang umiyak na ako. Iyak ulit ako. Basta, saguraduhin mo sa sarili mo na matatapos din yun. Tapos, mabangon ka ulit na isang araw, stand up ka ulit. Yun, nag-workout, nag-gitara, nanook yung skills ko, in-enhance yung skills ko. Kasi, ang galing. Pag dumadating ako sa time na nabibisi ako, nakakalimutan ko, hindi mo sa kong sabi ng sarili. Nababali yung attention mo sa iyo. So, yun lang. So, be prayed din, syempre. Napaka-importante na prayer talaga. At saka sa mga ganitong problema, yung mga broken, gano'n. Doon tayo mas napapalapit kay Lord. Parang umuugot ako. Parang po talaga yung sa kanya. Oh, next question. Next question. Ano yung pinakasalitang, ano yung pinakamasakit na salita na narinig mo? No! God! No! Oh. Delikado. Hello? Parang napubulong yan ako. Tubig-tubig. Ano yung pinakamasakit na salita na narinig mo? Yung pinakamas... Relationship. Siguro sa ano, sa friendship, yung ano, friends over, yung parang, wala, kinalimutan nyo na naman kaibigan kayo, natapos na lahat. Oh. Diba, yung pagkakaibigan nyo. Then sa family naman, yung masakit na salita, kapag ano, may nagmumura. Siyempre, family yan eh. Family mo yan. Dapat respeto pa rin dapat. Ang sarap kaya ng sa family yung respeto kayo mo. Walang nagmumura, walang nag-aaway. Ang sakit kapag may nagmumura, ganyan. Tapos sa love naman, sa partner, yung pinakamasakit na narinig ko, although sa chat lang, yung siyempre sasabihin na hindi ka na masaya. Hindi na ako masaya sa iyo. Yun, masakit na. Akal na. Yun yung akin. Ano sa'yo yun sa'yo? Ano yun? Can you please repeat the question? Pardon me. Ano yung pinakamasakit na salita ng tanggap? Ang tanggap ko. Yung sa kaibigan. Galingin ko lang siya. Kaya gawin lang tayo. Siguro sa akin, sa originality. Siguro sa akin. Kung sa kaibigan, siguro sa akin. Dapat ko eh. Pinakamasakit na part yung nag-advise ako sa kanya. Kasi sinabi lang niya sa akin na, kaibigan lang kita, hindi kita magulat. Yung pinakamasakit, yung tipong concern ka dun sa tao, kasi ayaw mo lang naman siyang masaktan, pero sinabihan ka lang. So yun yung pinaka-part na talaga. Ang sakit yun, yung kaibigan lang. Yung masalitang lang. Kaibigan lang. O nga, kaibigan nga lang naman yung talaga ako. Pero kasi yung pag-kaibigan, parang maano lang ako yun. Kasi yung kaibigan mo. Andyan yan, pero yun. So yun, iwan ako. Actually, iwan ako. Sa family naman, sa family. Siguro yung pinakamasakit yung sinabihan ka na.
Hindi ka nabukas ng plato, di ba? Hindi naman nabukas ng plato. Grabe naman yan. Sakas na rin sa'yo. Hindi po, nagugas ka naman. Pero pag nakikita nila, pag nandyan sila, hindi ka nila nakikita nagugas ka. Yung gano'n. Hindi ka nila nakikita. Ay, ka nila nakikita mong umigilas ka. Sa love, ano, siguro yung pinamasakit yun. Hindi naman naging tayo. Yung gano'n. How do you define love? Ay, ang hirap naman. So, malawak ang love. Marami. Dahil English yung tanong mo, sasagutin ko rin ang English. Ayang, di ba? Pag-i-ending pala to. Sorry ah. So, ibang level? Love is an action word. Dahil you need to express, di ba? Because I believe in the saying that if you really love one person, you must prove it to him or her, di ba? O, di ba, trying hard copy ka? Pero kaya naman. So yun yun, love is an action word. So kailangan may paramdam. It's more than a wish. Wow, paling kasi action. Yes. Literal na, literal yung galing pa yun sa ano ha. Galing pa yung Australia. Hindi na mental ha. Wow mo. Ako? Ano may pagmamahal sa akin? Simple lang. Ano ba yun? Ganun lang din kung ano yung sinabi ko dun sa ano, sa vlog ko. Kapag di pa nakaka-subscribe sa channel, pag-subscribe na kayo, i-link na lang ni Camille yung channel ko sa kahit saan dyan, nililink niya. Sa alabas. So, meron na akong isang video doon na title is Answering Question About Love. So, meron din tanong na about love din, kung paano kayo define yung love. So, ulitin ko lang din yung love, hindi-define ko siya as hindi mo pag-tolerate sa maling ginagawa ng partner. Yun lang. Paano pa nag-tune kanina? Kung mahal mo talaga yung partner mo, talagang love talaga. Hindi mo siya itotolerate sa mga mali niyang ginagawa. Kahit na, alam mo yun, kahit na ang kapalit ng is yung relasyon niyo, mag-away kayo, hindi mo siya itotolerate. Kasi gusto mo siyang ano eh, galing din sa tamang path na kung saan tatahakin niyo yung together. Kasi di ba pagka yung ikaw, meron kang maling ginagawa, parang mag-reflect niyo sa partner. Yes. Yun. Kaya yun, mag natin tolerate yung mga maling ginagawa o maling decision ng partner. That's it. Disclaimer, hindi po ako isang ano veteranong love guru. Ano yan? Out experience. Ano? Ako na yung magtatanong. So, nakaka-pressure pa yung pag-ikaw yung magtatanong. Ano nakaka-pressure? Ikaw yung magtatanong, ikaw yung sasagot. Yung ikaw yung magtatanong. Ikaw yung magtatanong. Kasi pag sagot, ready ka na yung kung sasagutin mo kasi alam mo yung tanong. Pero ikaw magtatanong, hindi mo pala sa pangayarap yun. Mag-iisip ako. Pero yun, may bilang nilang sumami sa isip ko. Mamay ba masabi mo, friend? Hindi. So, yun. Anong pipiliin mo? Yung matupad yung pangarap mo, kahit wala yung taong mahal mo, or hindi matupad yung pangarap mo, pero kasama mo siya. At kasi, parang love it, parang love. Tama, mahirap naman yan, no? Pero, pero kung pwede yung pagsabayin, bakit hindi? I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Di ba, Pili? Pero kasi pwede na isa nang pagpipili. Nag-ayaw nga ng lalaki. Asa ka rin mo? Ang gusto niya is makasama ka niya at yung pangarap niya is mabuo. Kahit kasama ka. Yung pangarap niya. Ah, yung pangarap niya yung mabuo. Parang selfish love yun. Siguro dapat iwanan muna siya. Hindi, ano. Mas gusto ko yung matutupad yung pangarap ko. Kahit wala na siya. Kasi kung talagang mahal niya rin naman ako, supportahan niya ako. You're watching this. Alam mo na. Alam mo ba yun? Alam mo yun? Pero, magutupan niya lahat ng pangarap niya kahit wala ka. Wow!
Minsan pwede naman pagsabay yung pangarap, di ba? Nakasama siya. Nakasama. Pangarap mo, tapos pinapangarap mo. Hey! Kung against siya doon, di ba? Ay, wala. Pero siya, hindi siya, no? Ay, sino pang siya? Pero siya. Pero siya, supportive naman siya sa vlog. Sobya. Pero kung sabi, kung sino ka man siya, sino ka man, huwag ka lang magpakamdam. Ako din, mas pipili, ako ano, mas pipiliin ko yung ano, ba? Ang hirap. Hirap na rin eh. Kari, parang ano yan eh, kari, parang magpipili ka between kari and love. Oo, parang hirap na rin. Kaya nga itong nagkalabit ba? Kasi mas pinili target. Mas pinili ka yung kari. Hirap mo. Hirap mo. Sakit, siyempre. Kasi parang yan lang ko eh, oo, parang trust art. Parang sunat aside. Parang aside. Ako, mas pipiliin ko rin yung career ko kesa sa love. Kasi kung parang para sa akin, kapag mahal mo yung ginagawa mo, o hindi kaya, andun ka na sa point na parang nakamit na yung mga gusto mo, nakatulong ka na sa family mo, nakamit mo na yung pinaka-dream mo, love follows eh. Parang ano, parang yun na yung sukli sa lahat ng mga pinaghirapan mo para matupad mo yung family mo. Is bibigyan ka ng blessing ng pagmamahal. Parang yun na yung time na parang yun na yung gift sa'yo ni Lord. Magkaroon ka ng suitable helper. Wow. Suitable helper. So yun na siya yung kanina. Bigyan natin ng tubig. Nagmumunod na siya sa mga katanungan niya. Alam niyo ba na ang tubig ay papaganda? Wow! Lagi na ako ininom ng tubig. Minuminuto, sigo-sigundo. Ay, ako na pala yung magtatanong. Ikaw na ang magtatanong. Okay. Yung mga ano ba yung tanong ko? Ano yung pinaka ano? Pinaka... Kain ka? Kumain ka lang. Ano ba ang pinaka? Ano ba pinaka meal? Ano yung pinaka ano nyo? Pinaka... isang... Pinaka isang... Sige kayo yan. Knockout. Wait lang. Yung isang... Para na sa inyo. Pinaka... ano? Pinaka worst na... Worst ba? Ano ba yung word ko? Worst na malala? O, parang pinaka malala na naging struggle nyo na nasabi yung na-overcome nyo. Ako, susili ako sasagutin mo na. Kasi yung tanong mo, may sagot na ako. Sa'yo eh. It's scripted to. Oh, hindi. Kanya-kanya po kami tanong. Oh, based on experience. Siguro yung sa akin, yung time na namatay sa akin. Kasi ang hirap. So, palagihin ako na lang may work tapos nawala pa yung topic. So, hindi ko alam kung ano pang gagawin ko. Para matutukan yung natin ko. So, yun yung pinakamahirap. Ang hirap mawala yung tao na nag-encourage sa'yo yung tao na nandyan para sa'yo. Ang hirap na mawala yung tao na lalapitan mo kapag may problema. So yun, ang hirap mag-move on, mas masakit pa siya sa heartbreak. Yeah. So, wala rin pa rin ang plan. Pero na-overcome ko na. Parang gusto na-overcome? Ayun, gusto niyo ba? Tulungan pa kayo kung paano ma-overcome yung ganyan. Pupunta na ako Intramuros, tapos naglalakad-lakad, nag-iisip-isip ng mga ganyang bagay. Ina-appreciate yung nilikha ni Lord, yung ganda ng paligid, yung amoy ng dahon, yung gano'n. So yun, magkakaroon ka ng peace of mind. Ano ba daw niya yung inaamoy? Madis ko na ako. Kailangit kang ako eh. Baka ibang daw niya. Oo, baka ibang daw. Baka ibang daw niya. Baka yung nakakahayin. Ikaw na? Kaniyo? Ikaw na magtanong? Ako naman. Siguro. Sagot pa lang din. Siguro. Ang sarap ng ube. Yung pillows na ano. Sino guys? Ako, yung pinaka... matindi. Siguro yung ano. Yung time na nagbutong mga bago. Sina ano siya na depressed? Na-depressed niya. Sobrang dami, hindi niya nakayanan. Ano siya, parang may bumubulong-bulong daw sa kanya, ganun. Yun. Sobrang hirap nun kasi nandiyan kami yun sa baba, hindi siya makatulog, tapos parang pinakausap niya yung sarili niya. Sobrang hirap yun, ang sakit. Tapos kami yung baba sa kami ng bahay mo, wala na saan namin siya. Sabi niya, pinainom niya nga ako ng gamot mo yun ng tabi, kasi daw may nagugusto. Ano naman? Dahil sumagot ka na sa katanungan niya, ikaw naman magtatanong sa sagot. Sagutin ka lang. Oo, siya naman sasagot. Nang katanungan na sa taas. Tingin na siya. Ay, naman. Bakit?
may mga relationship na nag-end, ano-ano yung mga pinaka main reason? Or kung magbigay ka ng kahit top 3 na reason. Ganyan, top 3 na. Ako, muna yung may experience siya. Yung una, siguro ano ba, sige, batay sa experience ko ah. Yung una, kapag ka ano, nawala na yung love. May reason talaga eh. Nagkakaroon na yan ng conflict. Sobrang dami na ng mga reasons na mag-aapi. Kasi ugat-ugat yan eh. Pagka nawala, ugat-ugat? Sanga-sanga pala yan. Sanga-sanga. Kapag ka nawala tayo, nagkakaroon yung love tayo sa relasyon nyo. Ayun. Diyan na nagsisimula yung ano, may nagkakaroon pala ng nagkahanap tayo ng ano, ng attention sa iba. The second, kapag hindi na kayo nag-grow together. Oo, together. Kailangan yung separate. To grow separate din. Oo, yun din yung isang reason kung bakit narali yung relasyon yung kakaliwala. And hindi ako naniniwala na isa sa mga main reason kaya nagiwala yung isang relasyon is walang tiwala. Hindi talaga. Kasi if you really love that person, no? Hindi. Ano, kapag, kasi ano, parang ano na lang siya eh. Parang, naging ano na lang din natin siya. Nakasanayan na kapag ba nagiwala yung isang relasyon, is nakawala ng tiwala. Pero hindi, para sa akin hindi. Ano talaga yung love, tapos sa pag hindi na kayo nag-group together. At saka pangatlo, kapag kayo nawala na yung vision nyo sa isa't isa na nakikita nyo yung sarili nyo na magkasama kayo na sa isa. Yung vision, yung love, saka yung pag-group. Yun yung para sa akin sa experience ko. Yung naging reason kung bakit naghiwala nyo at pagka-relasyon. So ako nasasagot. Ang hirap naman, so yung babasin na lang sa mga nakainil ko. Damn! MUFU lang. Siguro kaya nag-iwalay sa isang relasyon is hindi ka na mahal. Wala naman kayo relasyon. Ito lang yun. Mga hindi mo naging kami. Hindi na ako mahal. Kaya ka hindi naging kami kasi hindi niya ako mahal. Bye! So yun, kasi ako naniniwala ako na may isang tao. May reason kasi talaga. Oh. Naniniwala kasi ako na hindi maghahanap ang isang tao na iba kung mahal pa pala. Diba? Kaya kung yung taong yun, kung mahal ka pa niya, papipiliin mo, dapat doon na siya pumili sa pangalawa. Doon na siya sumama. Kasi sa una pa lang, hindi siya maghahanap ng iba kung mahal ka pala. So una, wala siyang pagmamahal sa iyo. Talaga ba dapat ano? Talaga. Yung pangalawa sa religion, hindi lahat ah. Hindi lahat. Yung kasi naghihiwalay dahil sa religion. Dumahal naman nila yung isa, gusto nila. Pero kasi pag pumasok ka sa isang relationship, ang daming pwede i-consider din. Family background, education, dreams, religion. So ang daming dapat i-consider pag pumasok ka sa isang relationship. O diba? Parang expert, no? Parang expert tayo dyan. Religion. So pangatlo, ano ba yung pangatlo? Diba nabanggit ko na nga kanina, kinaitinig. Pangarap, di ba? Kasi minsan, di ba, pinapapili ka kung ano bang gusto mo. Pangarap mo, gusto mo yung pangarap mo ako. Minsan nakakapagtaka, no? Kasi pwede naman na magsabay, pwede naman nakasama mo yung taong mahal mo habang pinutupad mo yung pangarap mo, nakasama mo siya. Pwede ganun as may inspiration. Pero ako, ba't sila nag-iwalay? Kami kasi, yun lang eh. So, wala akong experience dyan. So, ako na yung magtatanong. Ganun lang kabilis. May ano kasi tayo. May mag-miss time transition. Ako na yung magtatanong. Parang ang hirap naman kung ganito. So, ito guys, sobrang dali lang nito sagutin. 1 plus 1 lang pa yan. 2 plus 2? Based sa MUMU lang din. Sa'yo eh. Based sa MUMU lang din. Ganito. Kapag ang isang lalaki na niligaw sa'yo, tapos sasagutin muna, nagulat ka, nung time na sasagutin muna siya, bigla siya nag-girlfriend. So what's the meaning of this? Sakas naman nun. So what's the meaning of this? What's the meaning of that? Ibig sabihin ba nun, mahal ka niya? Or hindi ka niya mahal kasi may nililigawan siya iba habang nililigawan ka niya? Oh my God! O naghahanap siya na kailangan, may maulang sa inyo yung talaga. Para sagot, Bini? Wow. Parang ano naman. Hindi, ano yun? Parang kasi ngayon sa generation niya yun, sobrang rare lang ng totoong pagmamahal. So, para sa akin, pagka ganung mga lalaki, may mga side chick, I suggest, nakapag ka naliligaw pa lang siya, tapos may side chick na siya, cancel na siya sa listahan niya. Kasi,
naliligaw pa lang, tapos gano'n na. Palpak na. Nako, magdating pa sa relasyon, wala na. Paano na lang pag naging kayo? Mm-hmm. So, ang meaning nun is ano? Hindi ka niya mahal. Hindi niya ako mahal? Ako, as a girl, ang ano ko kasi, hindi ko ialog isang tao manigaw sa akin kung walang humuso sa kanya, right? Di ba ganyan naman tayo? Di natin ialog isang tao para sa akin lang. Ewan ko ba bakit ginawa sa akin? Sino ko ngayon binang ako? Ah! Ay, hindi ka pang side chick, ha? Mas more than that. Isip mo lang yun. Sipin mo yung word mo kung ano, na magsisisiyan yung kasi kinapito. Magsisi ka na ngayon pala. Magsisi ka na kung sino ka man. Pwede kong na, tumagod. Ang tanong? Can you please repeat the question? Can you please repeat? Paano, di ba tinatanong mo kung ano ka ba, kung mahal ka ba niya or hindi? Kaya naman ako. Siguro ano, minahal ka niya. Minahal mo ako? Minahal ka niya pero napagod na siya. Kasi, ganoon naman kasi ano, dekada. Kasi grabe ka naman magpaligaw, te. Dekada. Tatlong taon, te. Ganda mo, te. Ganda alam mo, te. Ganda mo, alam mo, takad na. Alam. Nalahal ko niya kasi nag-effort siya manligaw sa'yo, eh. Diba? Nangligaw siya sa'yo. Dadala ng mga, ano, flowers, gano'n. Minahal ka niya pero napagod na siya. Kasi dati kasi ano? Gano'n na, para sa akin na. Na-enlighten ka ba? Oo, gano'n na. Gano'n pala, yun sa napagod siya kasi ano, naniniwala ko, I believe in the same God. What? If you're a love doctor person, hindi ka mapapagod. Diba? Kasi ako, hindi ako napagod eh, hindi ako napagod na kahit may marami na ligosan. Char! I mean, hindi ako napagod. Hindi ako napagod. Para sa future namin dalawa, char. Future ko lang, hindi ka kasama. Oo, tama ka din, Bay, na ano, kapag mahal mo, hindi ka dapat mapagod. Kasi ako ganun ako eh. Pero kasi ano, minsan mayroong dahilan na napapagod siguro. Dahil ayaw ka lang nila masaktan sa totoong reason kung bakit sila umalis sa'yo. Kaya yung iba, yun na lang din yung nire-reason. Kasi ayaw nilang mas masaktan ka sa kung ano yung totoo. Is wala lang love. Yun naman yun eh. Yung pag wala, hindi mo na lang. Kasi pwede kang ano yung lumaban hanggat meron kang pagmamahal eh. Hanggat mahal mo yung tao, ano mong pagsubok yan, lalaban ka kasi masasacrifice ka or lalaban ka hanggat mahal mo yung tao, hanggat andi mo love. Pero iiwan mo siya or aalis ka sa kanya, mas nawala ng love. Kasi love naman talaga yung video. Love ko. Pero di ba kapag mahal mo yung isang tao, love is a choice ka, right? Mm-hmm. Kapag mahal mo yung isang tao, regardless sa mga pag-aaway nyo, regardless sa mga tampuhan, ipiliin mo pa rin mag-stay dun sa tao. Kasi pinili mo siya, it's more than a memories, di ba? Yeah. Yun yung salal mo yung pinagsamahan. Yung ako, bakit iniwan ako dyan? Sino na magkatanong? Ako na. Okay, yung question ko is, ano ba? Paano nyo masasabing tama na? Ah! Ako naman. Masasabi, masasabi kong tama na. Pag busog na. Alam mo tama na yun at hindi na mali. Masasabi mo tama na. Hindi pa yan. Ano ko guys? So ganito. May isang bata na drawing siya ng kambing. Pero mukhang aso. Tapos tinama niya. Isa yung tama na. Naging mukhang aso na. Gets mo? Hindi na siya kambing. Tama kayo. Sige. Kaya mo yan. Ganda tanong. Related ba sa love? Related sa love? Hindi. Oh parang gano'n. Pwedeng love, pwedeng buhay. Parang masasabi na ano. Sa buhay, parang masasabi tama na yung ano. Na yun na yung, parang tama na yung ano. Yung, enough na. Enough na yung nabigay mo. Sabi na pa more? Oo. Na parang this is the time na. Sari parang naman sa akin. Kasi sa love gano'n. Eh. Parang masasabi na tama na yung pagmamahal ko. This is the time na hindi na ako nasabi. Siguro sa akin, kaya sa relationship. Pagdating sa relationship, masasabi kong tama na kapag may iba na siya. Yes, mo, kasi minsan kahit kayo pa, mararamdaman mo meron siya today. Yung padalamig. Paano po ba malaman na meron? Eh, madali lang yung malaman kahit hindi mo malalamig. Malalamig na siya kahit pumunta naman. Malalamig talaga siya. Hindi kung kahit anong lambing gagawin mo, kahit anong feel gagawin mo sa kanya. Kasi parang wala na lang sa kanya, walang epekto. Kasing attention na yun, nakapokus doon sa iba. So, doon mo masasabing tama na. Isa pa lang yung 1.1.1. So, pangalawa, paano mo masasabing tama na? Siguro kapag ano, hindi ko na alam paano sasabihin ko. Siguro masasabi mo tama na kapag siguro pag sinasandukan ka niya ng kanin. Tapos hindi mo na maubos. Tama na. Tama na. Kasi ang dami niya eh.
Natayad ka, di ba? Siguro tama na kapag puno na. Oo, tama ka. Puno na yung mga puno. Tama na, huwag mo nang papaon pa. Diba? Yan, tama yan. Sa relasyon yun. Sa pamilya naman, tama na siguro kapag... Tama na kapag sinasagot mo yung magulang. Hindi na kasi siya tama. Ano ba? Tama na o tama ba? Bali yun. Tama na hindi... I mean, tama na hindi mo siya sagutin. Guess mo? Kasi kumbaga pag walang respeto, dati na malaki yung magulang. Pag pinalo din tayo... Bakit may mga tao... Baka may mga tao na ano, sasabihin na lang na biglabit. Mag-ibigay na lang na biglabit lang. Ninausin. Impulsive pa. Paano mo masasabi na hindi ka na masaya sa isang relationship? Buro ano? Hindi ako napapatawa. Siguro masasabi kong hindi na ako masaya sa isang relationship. Kapag wala na siyang time. Kasi di ba, isa yun sa ano natin. Love language. Kasi di ba yung sorry. Yun yung sorry, ginagamit lang siya sa bagay na hindi sa bagay. Yun yun, tumpa ako. Nung busang ka ng tanong, puro ka sagot. Hindi ko sinagot. Yung hindi ko sinagot kasi ba yung sumagot? So, ganito, i-picture out nyo. Parang, gagana yung imagination mo. Yung lalaki, alam mo mahal na mahal ka niya. Ikaw yung gusto talaga niya. Kasi ba't yung mahal na siya, kasi hindi naging kayo. So, connected siya doon. So, ang nangyari, sinabi mo doon sa guy na mahal kita, gusto kong huwalayin mo yung babae mo kung talagang mahal mo siya. Kung talagang mahal mo ako. So, sa part na yung parang may part kasi. Kung mahal kayo, dapat, hintay kayo. Isa dapat maghanap ng ibang babae na paglalaanan ng pagmamahal for the sake lang na ano na hinihintay kayo. Huwag ganun, boys. Hindi dapat ganun. Ang hirap kasi, boys, hindi ko kasi kayo maintindihan minsan. Sa relationship na kayo, papadala pa kayo ng mute, di ba? Papamilan pa kayo, tapos mapachat-chat pa kayo, pa-text. Walang ganun dapat. Ganda mo, te! Kasi ano kung ano yung nakatali ka, eh. Ang sugubunay mo pa isang tao, matagal nang nabuo. Dahil binasak mo, di ba? Pero dapat ikaw, girl, hindi ka... Buti na buo ka naman. Nabuo na ako, siyempre, hindi na ako matakal, mabuo. Dapat, siguro nung time na yun, ano lang din ako, emotional. Kaya sobrang kami saktan. Mabuo na tayo. Mabuo na tayo, eh. Mabuo na tayo. Mabuo na tayo. Sino ka man? Mabuo sa ako, eh. Kasi yung tanong ko. Anong ako tanong mo? Tanong mo pa, eh. Sige, ano? Hindi pa ako yung utak. Lumilipad utak ko. Anong tanong mo? Ang hirap niya nakabali, di ba? Yung tanong niya is, ano, tama ba yung ginawa niya at nag-iwan ko? To make it short. Ayun, wala. Di daw niya iiwan kasi kilala daw siya ng pamilya. So, hindi kanya mahal. Hindi na nga niya. Oh, nasakit eh. Saka mali yun, mali yun. Kasi makakasakit ka rin ang kapwa mong babae, di ba? Eh, masakit ka sa tayo. Saka, hindi mo naman kasalanan yun eh. Hindi mo naman kasalanan na nagkaroon siya ng iba, tapos... Ikaw pala yung mahal niya. Bakit nagano siya sa iba kung hindi ko kasalanan? So kasalanan niya? Oo, siya yung may kasalanan. Di ba? Parang nananakit lang siya ng babae. Kaya nga na-realize ko na siguro yung talahan para sa isa. Ayun, kaya sasaktan ko yung babae niya. Pinili ko saktan ko na lang yung sarili ko dahil sa pagmamahal ko sa lalaki. Kasi alam mo nga, no? Pag sinasaktan mo yung sarili mo, alam mo kung paano i-encourage mo sarili mo. Tsaka marunong kang... Alam mo yung way kung paano ka maging okay kaysa sa ibang tao, diba, yung alam kung paano sila comfort. Pag sanay ka ng MUMU lang, guys, matali lang mag-upon. kasi hindi naman naging kayo. Oh, hindi naman naging kayo. Ay, yung lagi mo itatatak sa isip mo na hindi naging kayo. Oh! Buti na lang naging kami. Kaso wala nang kayo. Napagod na siya sa akin. Kasi wala nang love. Kasi pag napagod ka, wala nang love. Kahit pa sabing may ganda pa ako, wala nang love. Sana all may ganda. Okay, question next. Oh, ito na. Ay, ako pala. Kapag mahal mo ba, kunwari nakatag-break na siya sa'yo, kapag mahal mo ba siya, tama bang maghabol ka or hindi? It depends on the situation. Wow. Ganito kasi, kung alam mong... May hindi kami, di type on the situation. If you take that address ako, of course, gagawin mo yun. Pero kung tingin mong wala na, ay, nagtagal na ako. Ako na nag-ayos para sa inyo. Kung alam mong wala na, siyempre give up na. Kasi may mga bagay talaga na kailangan mong isuko. Kahit pa ang haba ng relationship mo, kahit pa sabihin, iniisip mo yung memories, kasayang,
diba? Kasi minsan may mga tao ba may pangyayari. Oo. Kasi minsan may mga tao talaga lang. Yun lang mo yun. Na kahit pagpilitan natin yung sarili natin sa kanila na bumalik sila, magmakaawa tayo kung ayaw na nila. Wala tayo na. Ayaw na nila. Yun yung one na talaga. Sa'yo, ako, huwag kang makaawa sa isang tao kasi dapat simula pa alam mo yung worth mo. Alam mo yung worth mo na ano, yung na ano ka, na sobrang precious ka na hindi ka dapat nag-please sa ibang tao para lang mahalin ka. Lalo na pag sinabi ka na mag-move on ka na. No? Move on ka na, besh! Yun yung final answer. In addition to that, wow. So ito yung karagdagan ko na kailangan mo mag-move on. Nagpakas yan. So Lord, binigyan tayo ng mata, bilong tenga, bibig, para. Kasi ibig sabihin move forward. Kapag may problema tayo, tayo pwedeng tumalik, talikuran, bumalik sa nakaraan. Kaya nga yung mata natin nakarap sa kaniharapan. Para may kita mo kung ano yung dapat mong gawin. Kung ano yung paano ba mag-move on ka. Think positive lang. Think positive, wag lang about sa COVID. Bago tayo mag-positive sa COVID. Oo, bago tayo mag-positive sa COVID. Kaya ang kain tayo si Reactor COVID. For the last question. Ako ba? Ako na last question? Ikaw yung last question. Sige, kung magkakaroon ka ng ano, ng isang title sa, kung bibigyan mo ng title yung buhay mo, ano yung magiging title ng buhay mo? Bakit? Wow, pag-isip ako ah. Siguro ano. Sige, kanyan. Pag-isipin nyo sa mga pinagdaanan nyo, ano yung parang, pinaka-ano, magiging title ng buhay mo. Title ba yung ano? Shine Bright Like a Diamond. Oh! Oh. Wow. Shine Bright Like a Diamond. Na nasa taas, na nakatayo pa rin. Nakatayo ba tayo? Parang ano ba? Hindi siya, ano, hindi siya madaling mawasak. Hindi siya natitiba. Parang anong problem? Wala pala sa taas yung diamond, guys. Iniisip ko yung ayun, parang, strong, ganun. Tapos, nagsashine siya, parang happy siya, masaya sa buhay, contento, masaya. Shine bright like a diamond, ganun. Hindi ko alam kung nagigets niya, pero yun yung gusto ko. Shine bright like a diamond. Saka ako maisip na, pamagat ba? Hindi ko ano title. Kahit ano? Siguro ako yung ano, pamagat na walang, alamat na walang pamagat. Yung alamat eh. Bakit? Sino yung sinasabi ng mga kaibigan ko? Isa kang alamat! Isa kang alamat! Isa kang alamat! Parang gano'n, isa kang alamat. Iisip ko na kayong alamat na yun. Siguro palang pamagat. Kasi yun lagi nila sinasabi sa akin, despite sa mga naranasan ko, na walang tatay ko, na tatrabaho ko sa ganitong sitwasyon, nakakayanan ko pa rin daw mag-stand. Nakakayanan ko pa rin lumaban, nakakayanan ko pa rin lumiti, magpasaya rin ba kahit ako sobrang dulo. Parang ganito. Alamat na. Very well said. A-plus ka dyan. So, ayun guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. At kung meron kayong mga suggestion na video na pwedeng gawin, comment nyo lang dyan sa baba. And don't forget to click the notification bell for more upcoming videos! Thanks for watching, guys! Bye!